Iniimbestigahan na ng Department of Health kasama ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang nasa likod ng mga online post kaugnay sa kidney for iPhone kung saan hinihikayat ang sinuman na ibenta ang kanilang kidney kapalit ng kinilalang cellphone brand. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Verhere, patuloy ang kanilang monitoring sa mga kumakalat na post na nagsimula lamang sa mga memes. Sige, matagal na nating gustong masupil, ano, ito, ma-regulate natin itong pagbibenta ng ating mga organ. So, tayo po ay nagpalabas, I think, a month ago ng isang social media card at saka PR regarding this matter. Kasi we had been monitoring na meron pa rin po mga tao na nagkakaroon ng mga ganitong adhikain, no? Siguro in order to earn money at gusto rin nila na makadagdag dun sa kanilang panggastos. Pero gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan, huwag na huwag niyo pong gagawin na pumapasok kayo dun sa mga... Una rito ay nagbabala si Verhere sa sinagawang media forum kung saan sinabi nitong illegal ang pagbebenta ng internal organs at delikado ito sa kalusugan. Dagdag pa rito, may kaakibat na peligro ang pagkakaroon lamang ng isang kidney kahit sabihin ng ilang eksperto na maaring mabuhay ang isang tao kahit isa lamang ang kanyang kidney. Kaugnay nito ay pinayuhan ng opisyal ang publiko na huwag pumasok sa grupo na nagbebenta ng lamang loob para lamang makabili ng sikat na cellphone brand o magkaroon ng dagdag na kita. People would always say, and some of the medical people will say na kahit isang kidney, mabubuhay ka naman. Kaya ang iba, akala nila, okay, ibigay ko na lang yung isa ko. Pero that is not the case. Because once your kidney is removed, meron din yung kaakibat na risk for you. Matatandaang nagsilabasan ng mga memes online matapos kamakailan ay nilabas ng Apple ang kanilang bagong smartphone. May mga netizens pa ang nagpost na may benda ang kanilang tagiliran matapos umunong magpa-opera at nakabili ng mamahaling cellphone. Sa Pilipinas, sa ilalim ng Republic Act 7170 o Organ Donations Act of 1991, pinapayagan lamang ang donasyon ng anumang human organ ng isang pasyente kapag ito ay mamatay sa pahintulot na rin ng mga kamag-anak. Tanging mga kamag-anak lang din ayon sa opisyal ang maaaring mag-donate ng organ sa isang pasyente. Yan ang report, Katawang Culture Mas Corbate Garci. Para sa Katawang Healthy, achieve mo sa Garci. Ako si Kabrigada Mike Salgado ng Brigada News of Philippines, the Michigan News Authority.